This is a family of karangs. Paano kung habang nagva-vlog ka, biglang may ganitong nakikolab? Bakit yung so discover sa antique yung nag-uuran ka mga isda? Ang mga isda, tila sinusugod na ang vlogger. Oh, look at that! Ang mga tamban, parang ibinabato na ng dagat, inihuhulog ng langit. Ang mga isdang ito, bigla na lang daw nagsulputan sa Malabor Coast, sa Tibiao, sa Antique. Nito lang Biyernes, fresh na fresh! Alas 10 ng umaga, nakaabang na ang mga mangingisda para kunin ang kanilang huli. Ready ka na, sir. Kasama rin nila si Floyd, ang vlogger na may-ari ng ginamit na lambat. Negosyo po ng pamilya po namin since 1991. Every day po, alas 5 po ng umaga at saka alas 3 ng hapon. Tapos natawagin na yung mga 20 na fishermen para hulihin yung mga isda. Ilang sandali pa, 24 ng mga mangingisda ang nagtulong-tulong para hilahin ang lambat. Sa umpisa, tila may kumukulo-kulo sa ibabaw ng dagat. Ang matagal ng mangingisdang si Romeo, alam na raw ang ibig sabihin nito. Bigat man na may malaking isda sa ilalim. Yan ang isda ng mga tamban, pataas yan. Maya-maya lang, paunti-unti nang naglilitawan ang mga isda. Hanggang ang mga ito, para ng mga tipaklong sa dagat. Tumatalon actually sa taas ng tubig. So, nakakamangha. Sa dami, ang ilang sardinas o tamban, kusa nang sumasakay sa balsa. And then rains of tamban, makadiscover. Sa kabilang dulo naman ng lambat, dalawang bangka ang nakaabang para siguradong ang mga isda walang kawala. Look at this, makadiscover. Sa antique yung nag-uuran ka mga isda. Oh, look at that! Pero, patikim pa lang pala ito dahil makalipas lang ang 10 minutong paghila sa lambat, ang mga sumusugot na tamban umabot na sa libo-libo. Look at this, discover! Amo-amo dito. Tuwid sa balsa. Umuulan ang isda mula sa langit. Napakasaya. Hindi mo maintindihan yung feeling na parang nanalo ka rin sa loto. Tila sinasampal ng araw si Floyd. Hindi po masakit yung pagtama ng isda kasi maliliit lang naman. Tsaka hindi ganun kalakas compared sa mga bangus. Umuulan ng isda. Grabe, lupit. Malis. Pasensya agad. Na-excite kami na rin boy fruity. Yung experience na sino mag-expect na yung isda di na matatrap or may entangle dun sa net. Sila mismo yung pumapasok dun sa balsa. What a blessing for Tibiao. Makaka-discover, in my 34 years of experience, I'm very ecstatic. Nung nabalitaan ng ibang mga mangingisda na parang umuulan ng isda, 25 ng mga bangka ang nagsanib puwersa. Ang tamban, alin sa langit? Hindi galing sa dagat, galing na sa langit. Sa Antique, gauran ang tamban. Ang paglundag-lundag ng mga tamban, umabot ng mahigit 45 minuto. At nung hinango ang net, mas marami pang huli. And tagigay mga ka-discover. Yung ibang ang mga bangka, parang sumalo o sumahod na lang ng mga isda. Almost 1/4 ka baruto na napuno ka tamban. Ang huli nung araw na yon, umabot sa 4 na banyera. Kabilang din sa mga nalambat, mga matambaka at tangige. Naniniwala ako. Blessing sa amin. Kahuli kami karaming isda. Pero bakit nga ba ganito karami ang mga lumitaw na isda nung araw na yon? Bahagi rin kasi ng Cuyo East Passage ang probinsya ng Antique. Isang itinuturing na tuna highway at ruta daw talaga ng mga migratory fish. Isang school of fish ng sardines, pumasok sila sa lambaklad. So ang tendency, natural mechanism ng isda, makikita mo sa video, para siyang umuulan. Kasi nga, the fish has the natural reaction na kumawala sa lambat. Kumakain yon sa ating municipal waters. Kasi ang pagkain ng mga maliliit na isda is basically phytoplanktons, which is
marami doon sa municipal waters or yun nga sa bayan ng Tibiao, legal siya na klase ng pagpangisda. Blessed ang Pilipinas, blessed ang Antique in terms of natural resources. Basta nagtutulungan po tayong mga community pag-implement ng mga fisheries laws. And in effect, dumagsa po ang mga isda dito sa Antique. Look at this, discover sa Antique nag-uuran ka mga isda. It's raining isda. Alleluia. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.